Welcome back to my another video. Ngayon ako'y nagbabalik sa inyong paningin. Ito na naman ang inyong certified filling vlogger. It's a brand new day. New day, new blessing. Magandang umaga sa inyong lahat. And today's video is magbabasa tayo ng mga mean comments, 'di ba? Yung mga magbabasa tayo ng mga alam niyo na mga comments mga perfect na tao. Perfect yun, right? Ito'y request lamang po na babasa ko sa mga comment section na lagi kong nakikita na magbasa daw ako ng mean comments, mga ganyan-ganyan. Oo, yan yung nire-request nila na i-content ko down. Since wala naman akong magawa, eh why not na mag-sit down video tayo and while reading mean comments, eh magme-makeup tayo, di ba? Para hindi lang tayo basa ng basa ng mga mean comments. So, yung gagawin kong makeup is para sa mga hindi perfect na mga, ano, tao. Ako, hindi ako perfect. So, I'm not born to be perfect. So, yan yung gagawin kong, ano, makeup for today. Disclaimer lang, guys. Ito'y, ano, walang personalan. Walang personalan. Most requested na mga ating subscribers. So, pagbibigyan natin sila sa kanilang mga request and sa akin is wala naman sa akin ayoko sana magbasa ng mga mean comments but since request niyo eh 'di ba pagbibigyan natin alam ko is ano waste of time na basahin pa pero it's their time to shine, you know. Ano, ito na yung panahon para pansinin ko naman sila, 'di ba? Before tayo mag-umpisa is, di ba, mag-makeup tayo muna. And nakapag-skincare na pala ako, guys. My face is very clean now. And yung condition ng aking mukha is very nice because tapos na yung aking period. And then yung mga sumpa ko is nagsialisan na silang lahat. Wala na akong mga kasumpa. Ito na lang, oh. Acne marks na lang yan. So, ito, wala na tong mga ano. And before that, gagamit tayo ng primer. My one and only primer. So, naglagay lang ako ng konti lang para, alam yung maganda talaga yung lafot ng ating skin. Diba? Ready na ba kayo sa pagbasa ng ating mga comments? Abang-abang dyan sa mga laging nagko-comment ng mga mean comments pero lagi namang nag-aabang sa aking YouTube channel. Ito na yung chance nyo. Diba? Try kong maglagay nitong brow soap. So, this brow soap is nabili ko siya sa, di ko alam kung meron sa Watson or ano, pero dito ko nabili sa UK. Pierce yung pangalan niya. Ayan. Meron din sa Amazon if you want to buy. And yeah, nabili ko siya ng less than 1 pound ata. Mura lang ito. So, itong spoolie na gagamitin ko is, binigay to sa akin nung gumawa ng eyelashes sa akin para dapat to sa eyelashes. Pero gagamitin ko to sa aking eyebrows. Ayan. So, i-brush nyo lang yarn. Pataas lang ng pataas. So, unahin muna natin ang ating kilay. So, mamaya na tayo magbasa after nito. Unahin ko muna ito, alright? And after nyan is maglagay na tayo ng foundation. And yung gagamitin kong foundation is from NARS. Ayan. So, yung shade niya is Vanuatu. Ay, tumalsik yung lang. Vanuatu. We'll be using this sponge from Real Technique. So, magbabasa na ba tayo ng ating first mean comment? Ating mga best friends. Yan yung mga yung mga regular viewers. Best and comment sila. Pero at least, di ba, kahit ano is, nanonood pa din sila sa akin, di ba? Sabi ni Rolando Paragua. Hi, Mr. Rolando. So, ang sabi niya, naku, baka iwanan ka niyan at maghanap ng maganda. Wow. Ang masabi ko lang is,
alam mo yun, kahit ganito lang yung itsura ko, eh, patay na patay pa rin yung asawa ko sa akin. Oo. Wala naman kung orimos na ginawa sa kanya. Wala naman, hindi ko naman siya ginayuma. Pero patay na patay pa din yung asawa ko sa akin. Yung mga magaganda, natural na lang yan sa mga paningin niya. Oo. Kaya, huwag kang mag-alala. Walang iwan ng magaganap. Okay? Diba? So, shoutout sa iyo, Rolando Paragua. Salamat pa din sa concern, pero don't you worry. Mahal na mahal ako ng asawa ko, okay? Maglalagay tayo ng concealer. So, yung concealer na gagamitin ko is from Maybelline. Ayan. Ayan, ganyan lang. Huwag kang mag-alala sa Rolando kasi mahal na mahal naman ako ng asawa ko. Edi pag iniwan, edi iniiwan, diba? Okay lang naman yan. Life is too short, diba? Kung maghahanap naman siya ng iba, edi okay lang, diba? Para sa akin, I'm confident na hindi ako iiwan ni Cameron. Alam mo, yung ganda, ano na yun eh. Kumbaga, okay, maganda ka, pero maaalagaan ka ba niyan? Maganda ba ugali niyan? Kasi kapag kunyari kapag masama yung ugali mo, hindi din magtatagal yung relasyon niyo. Kumbaga, oo, maganda ka nga. Paano kung masama yung ugali mo? Hindi din magtatagal yung relasyon niyo kasi nga 'di ba, hindi magmatch yung ugali niyo kung masama yung ugali mo. Hindi magsistay nang matagal yung partner mo kasi mas importante pa din talaga yung ugali sa totoo lang. O 'di ba? Yung maganda nakakasawa, masasawa ka din sa itsura. Next naman is maglalagay tayo nitong loose powder from Primark na binili ko. Yan, iano ko lang siya. Okay lang yan. Iano lang na lang natin mamaya. Okay lang kahit, alam mo yun, makalat siya. Babasa tayo before tayo maglagay ng kilay. Trying to replicate Simply Raise. Alam niyo guys, madami akong nababasa na ginagaya ko daw si Miss Simply Raise, ganon, oo. Pero, di naman ako gaano, sa totoo lang, hindi ako gaano nanonood ng vlog na unlike dati na hindi pa ako nagba-vlog. Pero ngayon, hindi na kasi ako nanonood kasi busy na rin ako. Busy ako sa pagba-vlog araw-araw. Hindi ko makita yung sarili ko na ginagaya ko siya, to be honest lang. Kasi nga, the way ako daw magsalita, ganyan. Sa totoo lang, kapag bisaya ka guys, malalaman mo yan eh, na magkapareho talaga sa, siguro kasi bisaya ako, diba? Parang sinasabi na ginagaya daw, ako daw siya magsalita. Tsaka ang layo ko naman kay Simply Raise. Ito si Simply Raise, oh. Ito lang ako, oh. Ganyan, oh. Alam ko naman na maraming nag-a-idol kay Simply Raise kasi ako, idol ko din si Miss Simply Raise, ha. Sa totoo lang. Kasi nakikita ko kung gano'n siya ka genuine na tao and humble person and ina-idolize ko siya and napakaalaga niya din kay Dan and marami talagang matutuwa sa kanya and minsan lang nakakaano lang kasi binibigyan nila ng issue yung iba, ginagawa nila ng issue yung pareho ka dito kay Rolizon Ibea. Oo, alam ko naman na idol mo si Miss Simply Raise pero hindi porket na ano is yung ginagaya ko na agad si Simply Raise. May kanya-kanya kaming personality porket na may nakita ka lang na medyo magkatulad kami ni Miss Simply Raise, ginagaya ko na siya, ganun. Ang hirap guys pretend na manggaya ka ng ibang tao kasi sa totoo lang hanggang kailan mo yun paninindigan yung pagpe-pretend mo at panggagaya mo, 'di ba? Hindi yan hanggang ano eh, hindi yan forever. Oo, kasi lalabas at lalabas talaga yung true colors. I see your true. Oo, tsaka di ko makita sa sarili ko na ginagaya ko talaga si Simply Raise. Kahit sa ibang mga vlogger din na napapanood ko, sinasabi, parang nakita ko kay Miss Garnet, oo, napanood ko one time yung kanyang mga videos na nagbasa din siya ng mean comments na sinasabihan din daw siya na ginagaya ni si Simply Raise. Ewan ko lang, gawa din tong iba na mga issue. Gusto nila yung pag-awayin nila yung mga vlogger na para gumawa ng issue. Ay, naku.
Pero sa totoo lang, may kanya-kanya kaming personality. Kung yan nakikita mo, edi okay, opinion mo yan eh. Pero para sa akin, hindi ko nakikita na ginagaya ko si Miss Simple Race, okay? Kasi sa totoo lang, ang layo-layo ko sa kanya. Maglalagay na ako ng pangkilay. So, yung pangkilay na gagamitin ko is itong pencil from Maybelline. Yung nakalagay is Brow Precise. Yan. So, ito yung gagamitin ko kasi nga nawala yung aking brush sa pangkilay. Kaya, medyo hindi lang ano, masyadong lang light brown yung kulay niya. But, that's okay. It still works pa din naman eh. Then, sa kabila naman tayo. Tsaka si Miss Simple Race is, ano siya, diba? Dalagang-dalagang dilag talaga siya. Eh, ako ano naman, ako tingnan mo naman, o, diba? Parang bigaon nga minsan sa vlog. Hindi naman siya yung nagpapakita ng kigol sa mga prank niya. Ako, o, diba? Lahat na lang ata ko lang na lang magtumbling-tumbling. Nakatumbling na nga ako sa vlog ko eh. Oo. Hindi ko nakikita talaga na ginagaya ko siya. Kung gagayahin ko man, siguro ang hirap. Ang hirap kaya mag-pretend. Hindi ko lang alam sa marunong mag-pretend ha. Pero ako hindi ako mahilig. Hindi ako marunong mag-pretend. Oo. Kasi hindi ko yung personality ang mag-pretend eh. Linisan naman natin yung ating kilay. And gagamit ako nitong concealer from L'Oreal. The way daw ako magsalita, ganyan. Siguro kasi nakasanayan niya na si Miss Race. Hindi ko din kayo masisisi. Kasi idol niyo siya. Magaling kaya mag-English si Miss Race compare sa akin. Ako hindi naman ako marunong mag-English eh. Basic lang yung alam ko. Next is, dito naman na tayo sa ating eyes. And gagamit lang ako nitong contour para sa ating base ng eyeshadow. Hindi ko pa alam kung anong color ng eyeshadow ang ilalagay ko, pero bahala na kung ano na lang. Sabi dito, from Ophelia Cortez, bakit ang mga foreigner mahilig sa mga exotic, baraghal na mukha? Grabe naman si ate, no, kung makapanglait. Alam niyo yun, normally, sa mga nagko-comment ng mean comments, eh, yun yung mga normally na walang mga picture, ganon. Oo, hindi makapakita yung totoong mukha. Okay lang yung mga exotic beauty kasi mga rare na lang yun sa mundo eh. Yung mga super ganda talaga, like yung mga expectation mo na mga beauty. Naku, normal lang yan, lilipas din yan. Pero kami, naku nga kaming mga exotic, rare na lang kami. Kaya kami mostly yung mga hinahanap ng mga foreigner. Kasi yung mga maganda sa paningin nila, mga normal na lang yan. Oo, parang plain na lang ba? Kaya okay lang. Ako okay lang sabihin na exotic ako kasi iba sa lahat. Ganon. I don't mind na tawagin mo akong exotic beauty. Kasi rare na lang kami. Okay lang na kung sa paningin mo pangit ako, sa susunod, pagandahan na lang tayo ng anak. Game ka ba? Game ka ba? Pangit man ako sa paningin ng ko, pero sisiguraduhin ko na babawiin ko ito sa anak ko. Babawi ako sa anak ko. Ang anak ko babawi sa akin. Okay lang yan, Miss Ophelia, kung yan yung paningin mo. Kasi yung iba, nililabel nila yung exotic as tsaka. Kapag pangit ka sa paningin nila, exotic beauty ka na. Ganun. Yan yung nililabel nila sa exotic. Pero di nila alam yung totoong definition ng exotic. Exotic is kakaiba. Kakaiba na rare lang sa paningin ng iba. Ganun. Maglalagay lang ako niya ng base. And after tayo maglagay ng base, is gagamit ako nitong dark na ito na eyeshadow. This eyeshadow is from e.l.f. So, isang brush lang gagamitin ko kasi nga, okay lang naman yan. And, maglagagay tayo dito sa ating outer something. Next comment, galing kay best friend Alex Belmonte, ang itim ng kilikili mo. Sabi niya ganun. Itim daw ng kilikili ko. Alam niyo guys, itong kilikili mo to, maitim. Ayan. Charot lang, nilagyan ko lang yan ng eyeshadow. Yung totoong kilikili ko talaga, ayan oh. Ayan.
May mga lines-lines yan, guys. Oh, ayan. Close up. May mga lines-lines yan, guys. Meron pa nga eh. Ayan. Alam ko namang hindi perfect yung kilikilik ko. Okay lang naman na may discoloration tayo sa ating katawan. Normal lang yun na may discoloration. Kahit nga kuyukot mo. Oh, Alex. Kuyukot reveal nga. Tingnan natin kung maputi yung kuyukot mo. Oh, normal lang naman sa atin na may discoloration kahit oh, maputi nga yung kilikili mo, singit mo ba maputi, ganun. May uneven ano talaga tayo, skin color talaga tayo sa katawan natin kasi normal lang naman yan, hindi tayo perfect, 'di ba? Kaya yung iba is nino-normalize nila yung mga ganyan na kailangan perfect ka. Normalize natin yung i-normalize natin yung discoloration sa ating sa ating katawan kasi ang pagkakaroon ng dark arms is normal lang naman yan. Sanay kasi tayo na nakikita natin sa mga model na ay grabe yung puti-puti pero di natin alam na yung mga ganyan naman na is edited din naman, ganun. Pero at least ang importante, wala tayong hindi mabaho yung kilikili, yung ganun yung importante, 'di ba? Tsaka hindi naman nakakamatay yung itim sa kilikili, 'di ba? Itong kilikili na to, it means ganito. Ito lang yung ibig sabihin, ganito kadilim ang mundo ni Cameron kapag wala ako sa buhay niya. Charot lang. Pero importante, walang ano, walang amoy, 'di ba? 'Yun yung importante. Oh, ako bahala na maitim yung kilikili, basta ang importante walang amoy. Kahit ganito yung kilikili ko, guys. Addict na addict si Cameron sa kilikili ko na to kasi lagi niyang inaamoy. And wala siyang pakialam. Okay lang. Dito nga yung ibang mga babae is may mga buhok pa yung mga kilikili. Sa minsan, yung ibang tao sa Pilipinas, yun pa talaga yung mga matataas yung standard nila sa mga tao. Akala mo naman ang perfect. Magka-cut crease tayo. So, maglagay tayo ng concealer. Importante, walang amoy yung kilikili. Ah, wala naman yan sa paitom-itom, wala naman yan sa paputi-puti. Hindi kung maputi yung kilikili mo, hindi okay. Kung maitim, hindi, huwag nyo na lang pakialaman yung mga may dark arms, di ba? Kung hindi talaga ako nasasaktan sa mga, like for example, yan, about sa itsura ko, ganun. Okay lang yan sa akin, hindi naman ako nasasaktan because I love myself, I love my imperfection because I know that I'm not born to be perfect. Wah, English yan. Oh, alam ko naman na walang perfectong tao sa mundo, diba? Oo, tsaka hindi lahat ibibigay sa'yo. Kung biniyayaan ka ng maganda yung physical appearance, pwede okay, pero kamusta yung attitude? Baka totohanin nyo ah, eyeshadow lang guys yan ng na brown. Pero ito talaga yung totoong kilikili ko. May mga ano pa nga yan. Kilikili Power Yarn. Ayan. Kinakamot ko kasi minsan kasi Makati. So maglalagay ako nitong yellow na color dito sa ating ano. Nilagyan na sa ginawang cut crease. So gagamitin ko lang yung kamay ko kasi I love fingering. Wow, fingering ya. Ayan. So, trust the process, mga Morshi. Okay lang yan na hindi pa perfect. Siguro nasanay sila sa mga artista na maputi ang kilikili. Naku, kung may pang-belo lang ako, Diyos ko day. Magpapabelo ako para pasok sa standard niyo yung kilikili ko. Next naman is maglalagay tayo ng ating liquid eyeliner. So, gagamit ako nitong Collections Fast Stroke Eyeliner. O, diba? Next naman na ating comment from our best friends. Sabi dito, kabahan na si Hipon Budol. May karibal na siyang isang hipon din. Ha, ha, ha. Sabi niya ganun. At least ako, may maganda akong katawan. Hindi man ako pinalad sa mukha. Eh, at least may maganda akong katawan. Diba? Panlaban pa din. Oo. Pero, sa totoo lang, lagi nilang ginagamit yung hipon. Eh, sarap na sarap pa din naman sila sa hipon. Pati ulo nga, sinisip-sip nila. Sa mga hindi alam bakit tinatawag sila.
Kasi nga, yung hipon, kaya tinatawag nila yung ibang babae na hipon kasi nga yung iba magaganda ang katawan tapos hindi maganda yung mukha, yung kaya tinatawag nilang hipon yung isang tao. Kasi diba yung hipon normally is kinakain nila yung katawan tapos tapon yung ulo. Ganun yung hipon, diba? Pero di nila alam, sarap na sarap pa din kahit before nila itapon yung ulo. Grabe pa sila, pa rin sila sumipsip sa ulo ng ihipon. Pero mayroong iba na kinakain pati ulo, ha. Hindi ako hipon para sa paningin ni Cameron. Next na gagawin natin is maglalagay tayo ng ating mascara. And I'm using this mascara from NARS na freebie nila nung last time. Before tayo maglagay ng ating false eyelashes. Diba? Yan. So, antay lang natin matuyo yan. And I will be using this from Elior. Gamitin ko tong false eye. Next main comments na babasahin natin is from Jack's World. Ayan. Hindi kayo bagay. Pangit mo, sexy ka lang. Opa. Kanino ba dapat bagay? Hindi lang pwede yung maganda sa pogi lang. Hindi lang pwede yung pangit sa pangit lang, di ba? Ah, paano naman kami? Kaming mga pangit is hindi man kami binayaan ng magandang physical appearance. Eh, nakatagpo naman kami ng gwapo naman, di ba? Para na lang ba sa maganda yung pogi? Ganon. Hindi naman pwede. Paano naman kami? Unfair naman yun sa aming mga pangit, di ba? O, di ba? Kasi sabi mo pangit eh. Okay lang yun. At least, di ba, sexy. O, bumawi ka dun sa part na hindi kayo bagay, pangit mo, sexy ka lang. Okay, okay lang yun. At least, bumawi ka sa dulo. At least, I'm very grateful na meron akong sexy body. At least, may panglaban pa din ako, di ba? Kung dadating man ang panahon na hindi na magiging uso yung kagandahan, yung looks, eh, kung mag-uuso naman yung sexy body, eh at least may pambato ako, di ba? Hindi ako mahuhuli. Next na ating babasahin na main comments habang binubuksan ko to is from Philmar Prudenciado. Ayan, mostly talaga mga lalaki. Kung sino pa yung mga lalaki shop, yun pa yung mga ang daming ano, sinasabi, pala comment, alam mo yun. Ang arte mo, mas gusto ko pa rin si Libian. Walang ka-arte-arte. Sino ba si Libian? Hindi ko kilala yun eh. Pero, sabi niya, ang arte mo, tay. Sabi niya, ganun. Alam mo, may ka-artehan naman tayo sa katawan eh. Diba? Lahat naman tayo may ka-artehan. O, kahit ganito lang itsura ko, may ka-artehan pa din. Aminin mo, may ka-artehan ka din. Life is so simple, guys. Kung hindi mo gusto yung isang tao, ba't mo papano... Don't make it complicated kasi life is too short, 'di ba? Kung hindi mo gusto yung pinapanood mo, bakit ka manonood, 'di ba? Okay lang naman sa akin kahit hindi mo ako panoorin, 'di ba? Huwag mong gawing komplikado ang buhay mo. Kung hindi mo gustong pinapanood mo, edi huwag kang manood, 'di ba? Easy lang naman eh. Lagay ko lang tong false eye and magbabalik ako. Ayan, so naglagay na tayo ng ating falsie and maglalagay naman tayo ng ating nose line. Gamit ako ng ganitong brush since gumamit ako ng brown. Eh, ito na lang yung gagamitin ko, brown. Okay lang naman yan. Lagay tayo ng nose para, alam mo yun, nose line man lang, makabawi tayo. As pango, ito lagi tinitira sa akin eh, yung ilong ko. Kaya kailangan natin mag nose line. Kasi ito lagi yung, alam mo yun, tinatama sa ginagawang... binubuli sa atin, ganun. So, next naman, from Pong's Uvena Floor. So, kadalasan, mga lalaki yung ano, yung nagko-comment. Grabe talaga ang makeup, napapaganda ka, makeup ka palagi, ha? Kaya nga, ano eh, alam mo, kaya nga ginawa yung makeup para, you know, to enhance your beauty and to make you feel more confident, alam mo yun? Kasi, yung iba, gumagamit ako, katulad ko gumagamit ako ng makeup dahil feeling ko mas lalo akong gumaganda pag ano, nagme-makeup ako. At least, di ba, nadadala pa ng makeup, di ba? Okay na yun, okay na. Hindi na rin yun masama. Next naman, from Lila Zero. Ito, lagi itong nagko-comment eh. Best friend na best friend ko siya.
Oh, lagi halos lahat ng mga pinagsasabi. Ewan ko kung saan siya umuhugot ng galit dahil galit na galit lagi siya sa mga pinag-comment niya sa akin. But hindi ko alam, baka may nagdadaanan lang siya. Ang dami niyang comment lagi sa akin, sa totoo lang. Siya yung number one haters ko. Oo, di ko alam kung anong ginawa ko sa kanya. Lagi siyang nagko-comment sa akin ng mga masasama. Lahat na lang ng mga masasamang words sinasabi niya sa akin. Ewan ko kung ba't alam na alam niya yung totoong buhay ko kung makapagsalita siya, ganun, kapag comment siya. Alam niya na parang magkasama kami dito sa buong bahay. Kasi yung mga sinasabi niya is, hindi ko alam kung saan siya nagbe-base. Hindi naman connected. So, di ko alam, baka may pinagdadaan niya lang siya, kaya niya sa akin inaano, parang ibinubuhos yung galit niya, oo. Pero, Layla, alam mo, naiintindihan kita kung may galit ka man sa nararamdaman and sa akin mo binubuhos, okay lang yun. Kung diyan ka, kung napapagaan yung loob mo, okay lang. Kung hindi mo man makayanan, ipray mo lang yan, diba? Maglalagay na tayo ng ating contour sa ating mukha and I will be using this contour from BYS. Ang dali lang para sa kanila na magbitaw ng salita. Kumbaga ako, hindi ko maisip na kaya kong mag-comment sa isang tao na yes, may masasabi ako, pero hindi ko mismo i-comment na ang pangit mo. Mukha kang butanding, mga ganun. Hindi nila iniisip kung ano yung magbibigay ng epekto emotionally sa isang tao. Emotionally and mentally. May nakikitang kang mali sa tao, i-keep mo na lang. Ako, as tao, syempre, iniisip ko kung ano yung feelings ng tao kapag sinabihan ko siya ng pangit, ganun. Mas mabuti na lang na isarili ko na lang, diba? Kasi, hindi mo alam kung anong pinagdadaanan yan. Baka, binibuild pala niya yung confidence niya and then sa isang comment mo lang, ayun, bumaba ulit yung confidence niya, ganun. So, tinatagal-tagal ng pagbibuild niya ng confidence niya and sa isang comment mo lang is na maapektuhan siya. Imaginein mo kung gaano ka laki ng epekto na maibigay mo sa isang tao sa isang comment mo lang. Kaya, 'di ba, sabi nila, think before you click, ganun. Depende sa tao na sinasabihan mo. Okay kapag yung isang tao na sinasabihan mo is merong strong personality. Pero kapag yung tao na mahina, na hindi pala ba, na hindi niya kakayanin yung emosyon niya, grabe yung epekto nun sa kanila, guys. Wala namang bayad na maging nice, eh. Ano, being nice is free, you know? Para sa akin, yung mga salitang mga natatanggap ko, okay lang naman sa akin yun. Kasi, tanggap ko naman na may mga insecurities ako, ganun. And accept ko yung mga insecurities ko na yun sa sarili ko. Kaya, hindi ako naaapektuhan sa mga sinasabi nila. Yung blush on na gagamitin ko is from NARS. Shade niya is Orgasm. Orgasm. Lalagay ako, nakalimutan ko pala maglagay tayo dito o sa dulo ng ating mata. Maglagay tayo sa ating nose area. So, itong ano, ito is from Sleek Makeup. Ayan. So, maglalagay naman tayo ng ating lip liner. Is itong lip liner is from Nichido. Galing pa to sa Pilas. And I will be using this lipstick from Kiss Velvet. Yan. Yan yung lipstick ko na gagamitin. Kumars, ito na yung ating final look na hindi ka perfect. Okay lang hindi maging perfect, diba? Di ko alam kung anong tawag sa look ko na ito eh. Ah, ito pa pala, from Layla pa pala. Magpakatotoo ka kasi nang hindi ka nangangarag, mag-aral ka ng English mo, hindi puro really. Puro kapaganda o brain din pagandahin mo, sabi niyang ganun. Alam ko naman na hindi perfect yung English ko, kaya naamin ko naman yun sa sarili ko at hindi ko yun kinakahiya kasi hindi naman ako pinangalap sa Pilipinas na Inglesyera, diba? Kasi ako talaga ay pure Karaya and pure Filipino. So,
Well, hindi ba ako masisisi kung puro really lang. Pinag-aaralan ko naman yan, di ba? Slowly but surely. So, huwag ka mag-alala kasi one day is gagaling din ako sa ganyan. Kasi alam mo naman na kakarating ko pa lang dito and then hindi naman ako totally magaling mag-English, di ba? Kaya ikaw na lang mag-adjust sa aking English. And yung mga English naman dito ng mga Briton, pansin ko lang halos lahat. Hindi naman perfect din talaga. Oo, kaya okay lang naman as much as possible na naiintindihan at marunong ka makipag-communicate sa kanila is okay naman yun. And lahat ng mga bagay is natutunan eh. Kaya huwag ka mag-alala. Kung ikaw siguro sa sitwasyon ko and then kakalipat mo lang dito, magngangarag ka talaga sa pag-i-English. So, totoo lang. Mabilis lang kasi mag-comment. Kaya hindi mo kasi naiintindihan ang sitwasyon. Kaya mabilis lang para sa'yo sabihin, di ba? Pero okay lang yun. Admit ko naman na hindi ako magaling mag-English. At hindi naman ako nagmamarunong-marunungan kagaya mo. Thank you lang lahat ng mga mean comments na haligilap ko. Kasi more on naman na mga comments is magaganda. And I really appreciate those positive comments. Thank you pa rin sa inyo sa mga nagmamahal sa akin. At sa nakaka-appreciate ng kagandahan ko, diba? Mas mahal ko kayo. Mas mahal na mahal ko kayo. Thank you so much sa inyo. Sobrang mas madami kayo kaysa sa kanila. Hindi naman lahat ng tao is mapi-please natin. So, meron at meron talagang hindi magkakagusto at alam mo yun, hindi tayo magugustuhan. Kaya okay lang naman yun sa akin. Sa mga lahat ng mga bad comments, okay lang yan. Baka may pinagdadaanan kayo. And malalagpasan nyo din yan kung may problema kayong dinadaramdam ngayon, diba? Ayun na yung vlog natin for today.